Mahilig ba kayong magpa-araw? Meron bang benefits kung nagpapa-araw tayo? Okay, lilinaw ko na maigi ha. Maganda magpa-araw ng konti. Okay, ganun lang kasimple. Konting araw lang. Hindi pwede magbilad sa araw. Hindi rin pwede totally walang araw. Ang pinakamagandang pagpa-araw, konting pagpapa-araw lang. Pero meron pa yung mga pros and cons. Explain natin sa inyo. Baka kasi malito kayo sa ina-explain ko mamaya, magbilad kayo ng 2 oras, hindi rin maganda. Pero yung morning sun maganda. Tingnan natin. Benefits and risks. Pag nagpapaaraw ka ng konti sa umaga, mga 15 minutes lang ang recommended nila every day. 15 minutes nga, mga 3 times a week lang pwede. Anong benepisyo ng konting pagpapaaraw? Magkakaroon ka ng vitamin D para sa buto, okay? Pampalakas ng immunity. Maganda dito sa mga nalulungkot, nadidepress, may nervyos, pampasaya ang ng mood eh, kung may araw. Kaya nga may mga bansa pag may winter blues eh, nalulungkot sila pag winter. Alzheimer's, baka matulungan, merong mga sakit sa balat na tutulungan ng pagpapaaraw, papakita natin. Can cure depression, maganda sa utak, pwede yan sa mga depressed. Pag naaarawan kasi tayo, lalo na yung morning sun, pumapasok yan sa mata natin. Masama tumingin sa araw diretso. Okay? Pag diretso sa araw, nakakasira ng mata. Pag laging exposed sa araw, pwede magkakatarata. Pero pag nadung ka lang sa morning sun o afternoon sun, yung konting medyo tagilid yung araw, nagpro-produce ng serotonin ang katawan natin. Okay, oras niya, no? May araw, nakita ng mata natin, yan, no? Magpo-produce ng serotonin. Maganda ang serotonin. Serotonin, pampasaya. Happy hormone yan. Yung mga nadidepress, mababa sa serotonin. Pag wala ng araw, gabi na, madilim na, nagpro-produce naman ng utak natin ng melatonin. So, sa gabi, gusto natin madilim na madilim. May konting ilaw pwede, pero mas madilim maganda para mag-produce ng melatonin. Pag gabi na, ayaw mo naman na ma-expose ka sa mga neon lights kasi hindi ka maantok eh. So, pag gabi, maganda madilim. Sa umaga, maganda maarawan konti. Good for depression. Para ma-boost yung serotonin, ayan, 15 minutes of sunlight daily. Pwede rin exercise, pampasaya, stress management para sa depression. At merong mga pagkaing healthy, pwede rin sa nadidepress. Ayan, oh, pag nakita yung araw, more serotonin, more energy, mas happy. At sa gabi naman, mas relax ka kasi nga mas gising ka sa umaga. Ayan, oh, pumapasok yung mata sa mata natin, nare-regulate yung circadian rhythm. Sabihin yung oras. Yan, sunlight and mental health. May tinatawag na light therapy eh. Merong mga bansa na bihira lang may araw, kailangan meron pa silang special light therapy. Yan, serotonin, maganda sa utak, iwas depression. Na-explain ko na to. So, pag nag-expose ka sa umaga, pinakamaganda morning sun. Siguro mga 6 a.m., 7 a.m. Pagising na kayo, may tulong sa depression, may tulong sa may anxiety, bagong panganak na nadidepress, yan, nagpa-panic attack, may nervyos, may tulong din yung araw. Yan. Parang ano, halaman eh, di ba? Kailangan may araw. Meron pa ibang benefits. Ang recommended nga, 5 to 15 minutes. At maganda daw, ito po mahalaga, maarawan din yung kamay, yung paa. Di ba? Dapat maarawan siya konti. Pero morning sun lang. Ayan o. Ano pa ibang benepisyo? Vitamin D. Tataas ang vitamin D level mo. Ayan o. Pag nagpa-araw ka, tataas ang vitamin D level. Pero hindi pare-pareho. Okay? Ito yung interesting dito. Sa mga puti, sa mga Americans, Europeans, basta maputi ang balat nila, ayan o, mas marami sila nakukuhang vitamin D. Pag tayo mas maitim, mas kayumanggi, mas konting vitamin D. Ano? Dark skin, mas konting vitamin D lang nakukuha.
So, pagtitingnan mo dito, parang may benefit yung mas maputi. Pero mamaya, ipapakita ko sa inyo bakit mas maganda kung mas maitim ang balat ninyo. Mamaya, may benefit ang maitim ang balat later. Pero ito, pareho naman may vitamin D. Sa skin cancer, ito ang problema. Pag sobra ka exposed sa araw, tumataas ang risk ng skin cancer. Lalo na kung maputi ang balat. So, sa Americans, Europeans, higher risk for skin cancer. Dito sa Pilipinas, a little less, lalo na pag kayumanggi ang kulay mo. Kasi parang mas maitim ang balat mo, parang may sarili kang sunscreen eh. May sarili kang sunblock eh. Hindi masyado nasisira yung mga cellula natin. So, pag sobrang araw, hindi maganda sa skin cancer. Pero meron din mga ibang pag-aaral na nagpapakita ito na basta exposed konti sa araw, parang may benefit daw sa ibang cancer. Mas hindi daw nagkaka-cancer, colon cancer, ovarian cancer, prostate cancer. Yung mga tao nakatira sa bansa na may araw. Na, not sure pa rin to. Pero ang sure tayo skin cancer pag exposed sa araw. Ito yung may galing sa araw. UVA, UVB. Kaya meron mga sunglass na kasulat. May protection sa UVA, UVB. May mga baro ngayon binibenta. May protection sa UVA, UVB. Diba? Sabi mo, Doc, kailangan magpa-araw. Sinabi ko nga, konting araw lang. Uulitin ko nga, konti lang. So, paglalampas ka ng 15 minutes sa labas, o kaya isang oras kayo nakabilad sa football field, eh kailangan mo na mag-sunblock. Kailangan mo na mag-hat. Kailangan mo na magsalamin. Kailangan mo na magsuot ng baro na may protection sa UVA, UVB. Yan. Kasi pag sobra na nga sa 15 minutes, can cause skin cancer. Ayan, no? Masama sa mata. Pwede ka ma-sunburn. Yan. May mga sakit na pinapaaraw ng mga dermatologists na may tulong yung araw. Yung mga psoriasis, minsan pag nag-aarawan, maganda. Yung mga may eczema, minsan may tulong din. So, depende sa derma mo. Okay? So, may pros and cons, eh, depende nga sa sakit mo. At meron ngayon, pinag-aaralan din nila, baka may tulong ba yung pagpapaaraw sa mga rheumatoid arthritis, sa lupus, sa ibang masakit, hindi pa nila sure to. Pinag-aaralan pa. Pero kasi ang pinag-usapan natin, morning sun lang. Ayan, no? Huwag lalabas, wag magpapaaraw pag alas 10 na ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Para sa akin, mainit na nga ito eh. 9 a.m. nga, mainit na sa atin eh. Sa atin na, alas 9 ng umaga, mainit na. Alas 5 ng hapon, mainit pa rin eh. Dapat siguro, mas maaga pa. Dapat mga 7 in the morning or 8. Tapos yung sa hapon, yung talagang pabagsak na yung araw. Punta naman tayo ngayon sa negative effects. Diba nasabi ko sa inyo, yung benefit, diba? May tulong siya sa depression, sa ibang sakit. Ngayon naman, ang possible side effect, gusto natin 5 to 15 minutes lang exposure mo, mga 3 times a week lang. Pag lumampas dito, kailangan may SPF ka na, sun protection factor na 15 or more. Ano ibig sabihin na 15 or more? Sobrang araw, pwede magkatarata. Sobrang araw, tumatanda. Yan ang problema. Nakakatanda ang araw. Yung lampas 15 minutes, pwede magka-skin cancer, pwede ma-heat stroke, pwede ma-sunburn. Ayan, no? Sobrang araw to, pekas. Ako, meron ako melasma. Oh. May melasma ako dito. Araw din to, eh. Sa araw, ayan, no? Melasma. Dapat may sunblock dito. Yan ang nangyayari. Kumukulubot, nagpipigmentation, nagpe-freckles, nag-spider vein, yan. Sobrang araw yan. Okay, masyado exposed. Lalo na kung maputi ka, mas mabilis masira ang balat. Kaya yung mga mas maiitim, mas may benefit nga eh. Yan, oh. Itong sobrang araw din, masama din sa mata. Pwede magka-cataract, pwede ma-sunburn. Minsan may mga laman-laman na tumutubo sa mata. Yan, oh. Kaya dapat nga, huwag titingin diretso at kung may sunglasses, better. Skin cancer, mas mataas din pag nagpapaaraw. Yung sobrang araw, tulad na sinabi ko, more than 15 minutes, tanghaling tapat, wala ka pang sunblock, mas masama. Pwede magkaroon ng melanoma. Ayan, oh. Mas maputi kayo, mas prone sa skin cancer. Lagi na sa labas, ayan, oh. May history ng skin cancer. Maraming nunal,
higher risk din at mabilis ma-sunburn. Kung mabilis ka ma-sunburn, malaki rin ang chance na mas mataas din yung chance na magkaka-skin cancer. Yan o. Dapat dahan-dahan lang yung exposure sa araw. Okay? Para makaiwas, sunblock lagi. Ayan o. Lalo na sa mga nagsiswimming pag summer time. Pag wala tayong sunscreen or sunblock, pag naarawan tayo, diretso yung 100 photons yung energy ng araw sa balat to. Ayan o. Pwede ka masobrahan. Pero kung may SPF 15 ka, ayan o, kahit ma-expose ka, 7 lang ang pumapasok ko. Konti lang. Pag SPF 30, mas konti pa. Diba? So sabihin mo, magpapaaraw, hindi. Konting araw nga, inuulit ko. Konting araw lang. Diba? Lahat ng bagay, pag sinobrahan mo, masama. Pag kulang, masama din. Okay. Misa nga, may nagtatanong sa akin, Dok, may video ka ng protina. Kala ko masama protina. Eh, paulit-ulit kasi sinasabi ko, konting protina, maganda. Walang protina, masama. Sobrang, walang protein, puro kanin, masama. Puro protina, 10 pirasong pork chop, bawat kainan, masama. Sobra. Tama-tama lang, mga 1 or 2 piece lang ng karne, pwede. So, benefits ng daily sun exposure, sleep quality, less depression, stronger bones. May positive, may negative siya. Yan ang sun safety tips natin. So, pag mas matagal kayo sa araw, pwede yun. Okay? Pero para sa akin, pinakamaganda, morning sun eh. Sa morning sun, pwede yan. Okay? So, wala namang masama. Pero kung prone kayo na tumatanda dito or nagkakaroon ng melasma, siguro more sunblock sa mukha. Pwede rin. Okay? Sana po nakalinaw dito ang tamang exposure sa araw para makuha natin yung benefits pero makaiwas doon sa mga side effects. Salamat po. Share po.